Nandito tayo ngayon sa 6th floor ng City of Dreams, Manila. Pero naaalala ko yung feeling nung nandun ako sa baba. Nagko-commute, naglalakad, nagbebenta ng products. Grabe yung hirap, grabe yung pagod, lalo ngayon umuulan pa. Looking back from where I started, grabe yung pinagdaanan. Ngayon ko lang naiisip. Kasi imagine nyo pag magko-commute ka, may dala kang produkto. Bago ka makarating sa prospect mo, bago ka makarating sa customer mo, grabe yung hirap, grabe yung pagod, basang-basa ka. And syempre, poprotekta mo yung products mo. Not to mention yung huhusgahan ka ng mga kausap mo, huhusgahan ka ng mga kaibigan mo, huhusgahan ka ng mga kamag-anak mo. Tapos, ikaw naman, as an aspiring entrepreneur, hindi mo mai-open sa mga kakilala mo, sa mga kaibigan mo yung pinagdadaanan mo. Kasi alam mo, nasasabihin nila, itigin mo na yan. Mag-quit ka na lang. Pag sinabi mo naman sa pamilya mo, ang sasabihin lang nila, sabi sa'yo eh, mahirap yan eh, hindi ka yayaman dyan eh. Alam mo na idadang ka lang nila. Naalala ko yung feeling, nilaban ko pa rin yun. Yung nagsabi sa akin, pangit ako. Yung nagsabi sa akin, wala akong kwenta. Yung kwenta, produkto ko. Hindi ako yayaman sa negosyo o hindi ako yayaman sa buhay. Pero tinuloy ko. 19 ako na nagkakotse. Kahit pa paano, altis na kulay itim. 2004 model second hand. 19 ako noon, laban pa rin sa buhay. Dumating sa point, doon ako natutulog sa kotse. Ang daming naloko, ang daming nanlamang. Hindi ko nga maintindihan bakit ganun eh. Siguro nakita ko rin sa nanay ko. Ang nanay ko sobrang bait na kahit niloloko siya, tuloy siya. Na kahit nilalamangan siya, tuloy siya. Naalala ko yung sinabi ng nanay ko sa akin. Mas mahalaga yung ikaw yung hindi nanlalamang kaysa ikaw yung nanlalamang. Kasi may babalik at babalik sa'yo. Nung una, ang hirap sa akin paniwalaan yun. Ang hirap dalhin na bakit ganun? Lahat na lang ng tao, puro masasama yung sinasabi sa akin. Puro negative. Nagka-resulta ko at lahat negative pa rin. Pero tinuloy ko. Ngayon, nakabili ng real estate. Lumalaki ng konti yung negosyo. Pag lumaki pala ang negosyo mo, mas mabigat. Mas madaming challenge. Kasi mas marami ka ng customer na kausap. Mas marami ka ng kausap na malalaking tao. Plus, magkakaroon ka na ng sarili mong team. And sa unang pagbibuild ng team, ang daming beses kang magkakamali. Ang daming beses kang maloloko na naman. So, naloko ka na ng ibang tao outside your business. Maloloko ka pa ng mga tao inside your business. Grabe. Grabe talaga. Tapos alam mo yung feeling na ikaw yung sumusuporta sa buong pamilya mo. Ikaw yung sumusuporta sa mga tao sa paligid mo. For how many years? Pero pag nagkamali ka lang ng isa, yun lang yung maaalala nila. Yun lang yung tanda nila. Pero, tinuloy ko, nilaban ko. Dumating sa point na ako mismo yung nangangailangan ng inspiration, ng motivation. Kaya panayanood ko sa YouTube, panayanood ko sa Facebook. Nakilala ko sila Jim Rohn, sila Tony Robbins, sila Jordan Belfort, sila Grant Cardone, Ryan Serhant, Jordan Peterson. And na-realize ko bigla na pag ako nakaahon sa pinagdadaanan ko, parang gusto kong gawin yung ginagawa nila. Parang gusto ko rin mang-inspire ng mga tao. Kasi na-realize ko, ilan kaya yung taong kagaya ko? Ilan kaya yung taong kagaya ko na nangangailangan ng suporta at tulong? Nangangailangan ng inspiration? Nakita ko sa Pilipinas, walang masyadong gumagawa. So I started creating content on TikTok. Hindi ko inaasahan pumutok. Hindi ko inaasahan biglang lalaki. Kasi alam niyo ba guys, na nag-start ako ng content sa TikTok, I was not trying to motivate you. No, I was trying to motivate myself. Kasi nakikita ko yung sarili ko din sa cellphone. Kaya ramdam na ramdam ko siya. Dumating sa point, sobrang laki na ng social media platforms natin. Grabe. Grabe guys. Nakapag-event tayo. Awaken the power within. Online event. And there's a point in my life na sobrang paos na ako. Sobrang sarita ng ulo ko. Sobrang pagod na ako. Tapos naisip ko, naramdaman ko na naging confident ako doon sa feeling na
time will come, magkakaroon ng big event. Ito kagandahan. Nagkaroon ako ng team. This time, maayos na yung mga kasama ko. This time, mapagkaatiwalaan na yung mga kasama ko. Sa dami ng pinagdaanan ngayon, I can say I have the most powerful and most creative team. Hindi kami sobrang dami, pero grabe. I'm super grateful for that. Sila yung nagsasabi rin sa akin, sila yung naniniwala sa vision ko. Sir, dadating yung time, magkakaroon ng malaking event. Maraming makikinig. Sila yung nagtataas ng value ko na, sir, mura pa nga yung 15,000 sa'yo eh. Sir, mura pa nga yung 50,000 na bayad sa'yo. Dapat ganito kasi ganito yung value mo. Sila yung nagpapaintindi sa akin ng value ko. Mismong mga tao sa paligid ko. Dati niloloko ako eh. Dati nilalamangan ako eh. Pero ngayon, yung mga tao sa paligid ko, sila na yung nagsasabi na, sir, ito yung value. Sarap lang sa feeling. Kasi dahil doon, sa mga moments na yun, dahil sa vision, nakarating tayo kung nasan tayo ngayon. City of Dreams, Manila. Ang daming negosyanteng umatin. Ang daming nakinig. Ang daming nag-transform. Ang daming nagbago buhay. Merong malungkot. Merong hindi niya kayang i-celebrate yung success niya. Merong ayaw niyang tanggapin yung successful moment. Pero after the event, grabe, moving forward. Pati yung partner niya. Pati yung asawa niya, masaya. Merong tao na sobrang bigat ng pinagdadaanan niya. Naloko siya ng pandemic at na-label pa siyang manloloko. Pero because of this event, moving forward. Ang daming nag-transform. Ang daming nagbago ang buhay. And right now, andito tayo sa hotel. Tinatanaw ko kung saan ako galing. Pero tinatanaw ko rin kung saan pa tayo papunta.